Hey, it's Fia. So for today's video, pupunta tayo ng Tabanan Beach. Papunta doon ay nakamotor kami sa lupa. So pwede rin kayong magmotor sa dagat, pero mas mahal kasi. So ayan, fast forward ko na. Pero sa totoo lang, 30 minutes kaming nakasakay dyan sa motor. Pero di mo talaga mamamalayan yung 30 minutes na biyahe kasi sobrang ganda ng view, sobrang presko, kahit tanghaling tapat niyan, mahangin, ganun, tas wala gaanong pollution, tapos wala naman traffic, basta hindi ka maiinis, sobrang smooth lang nung biyahe. May part pala na hindi abot ng motor, so kailangan naming maglakad. So ayan yung view pagbaba namin ng motor, and mahaba-habang hagdanan talaga yung kailangang lakarin. Yun yung beach na pupuntahan natin mamaya. So kami 10 minutes pa kaming naglakad pababa ng hagdan kasi sinasabayan ko si Papa, inaalalayan ko siya, kaya kami matagal. Pero yung iba kaya siguro to ng at least 2 minutes. And ayan na, we're here at Tabanan Beach in Banton, Romblon, Philippines. Pwede na ako magpa-photoshoot mag-isa. Pwede na yung gamit ko. So may mga tao ngayon kaming kasama mag-swimming. Hindi ko solo ngayon, but that's okay. Let's get this. Here are some of the photos na kinuha ko dito. To see more, please do follow me on my Instagram account at Sophia. Thank you rin po sa mga nakasama namin na nagbigay ng malamig na sunmig light, perfect para sa beach. And kay Sir The Rockman, thank you so much for subscribing to my channel. So nag-subscribe na rin ako sa'yo. And please mag-subscribe din kayo sa kanya, The Rockman. So i-support natin yung mga local vloggers natin dito sa Bantuanon. Thank you so much po. Yabawon Fish Sanctuary yung nakalagay kasi sa barangay Yabawon to, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong na lang po. And fish sanctuary talaga siya, so bawal mang isda dito. And sa ilalim niyang dagat is sobrang daming magagandang isda. Ipapakita ko mamaya. For now, iikot ko muna kayo dito sa mahabang beach niya. So may kasama na rin ako ngayon, si Ate Lily at si Ate Lee. So silang dalawa yung kasama ko ngayon, and may taga picture na ako. Si Ate Lily yung kasama ko ring umakyat ng bundok or sa Mount Ginsiba. Thank you so much po sa inyong dalawa. And dito po kami ngayon nakastay. Nakakahiya naman kasing makishare ng pwesto dun sa mga naunang pumesto dun sa may gitna talaga netong swimmingan. So dito muna kami, and ayan, pack na pack si Ate Lily. Oh, pack, ganun. Ayan, very supportive, and sila yung nagpipicture sa akin. At least hindi ako mag-isa ngayon. May mga kumuha na nung picture ko. May baon din kami ngayong spaghetti, pane, sino ka dyan, may hotdog pa yan, and everything. And ang sarap ng pagkaluto nila. Thank you so much. Okay. Another tanghaling tapat chronicles. It's 3 PM. Ha? Pupunta tayo dun. From this island to that island, we'll try our very best. Okay, bear with me. Okay, bye. Layo ko na. Malapit na ako dito sa pangalawang island. Pero hindi gumagana yung palutang ko. Ayan, yung buong island. Ang layo ko na uli. Nandun sila, Papa. And pagod na ako. Try natin lumubog sa ilalim. Sayang hindi ko na itapat dun sa may mga coral reefs talaga. So itong part na to parang medyo mas mabato lang siya. Pero may mga part talaga na ang daming coral reefs, ang dami kong nakitang isda. Hindi ko lang din gaanong na-videohan kasi medyo palubat na ako. So ayun, sana na-enjoy nyo yung view kahit na medyo malabo. And ayan yung palutang ko na hindi naman lumulutang. That's where we're going to ride mamaya. Pa-uwi. Doon dati may picture pa ako dyan sa punong yan. Tapos ito, may picture din ako sa upuan na to.
But it looks, ano na, hindi na maganda kasi dumubog ata nung nagkabagyo. So, ayan, dati yun yung pwestuhan. Ewan ko kung may naitago pa akong clip. Pero ayan, oh, tumbang-tumba, oh. May picture ako dyan dati, nakatayo yan. Oh, di ba, ang daming na-uproot na puno. Yung nagsundo sa amin ni Papa is may mga fresh na huli. So, yung huli nilang isda, niluto agad and sobrang fresh nito, sobrang sarap. And pumitas lang ng dahon and then yun na yung ginawa namin plato. Hehe. Sarap. Alamayo. Ha? Alamayo. 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 Bagong bilad. Na bagong bilad. Isang beses, sa lahat ng araw lang binilad dyan. Harap. Nakabanlaw na ako nito, nakapalit na rin ako ng damit. So nagpapahinga na lang kami nila Papa, umiinom and kumakain. Tapos ayan sila, nakatambay lang dyan. Ano yung itsura niya sa hapon? Hindi inuman pa kasi sila Papa. Ayun yung sasakyan namin, di ba? Beautiful. It's beautiful. Panis. Kanina wala pa dito yung tubig. Di ba na doon pa ako nag-deep-tool. Doon banda ako nakatayo. Pero ngayon may tubig na, so nalulubog yan kapag may high tide. Taog. Pagtaog. That's my shadow. Ganda ang haba. Pag, alam ko sa tanda ko, pag pumunta ka sa likod nito, may island pa dun eh. Parang napuntahan na namin noon. Hindi ko lang sure. Pero ayan, pag dragbang ka kami mamaya, ipapakita ko sa inyo. Oh, diba? Ayun yung buong island. Yung view na pinapakita ko kanina. Pero pag yan, pag dumiretso dun pagliko, nakaba pa siyang beach. This is like the biggest beach. Wow. Biggest beach sa mga napuntahan ko. Kasi eh, sa Makatang, maliit lang. Yung Tambak, maliit lang din. Yan, ipakita ko lang din yung gano'n pa siya kahaba. Ayun yung pinatry kong puntahan kanila, pero wala kasi ako. Pampalutang. Kahaba pa yan, oh. Doon kami nagpicture kanina. There. Yung pwesto namin kanina. Nagpicturan kami. Doon din kami nagpahinga. It's beautiful. And ayan, pauwi na kami. This time, motor naman sa dagat kasi mahihirapan si Papang umakyat ng hagdan. So, naisipan namin imotor na lang sa dagat. And at least masusulit din namin yung view and medyo malilibot yung banton. Medyo lang kasi hindi naman talaga kami umikot. Pero at least, diba, yung view naman from the dagat yung makikita namin. And ayan, sobrang ganda ng sunset. Saktong-sakto sa pag-alis namin. Ipapakita ko sa inyo yung onting part lang ng biyahe namin. Kung gusto nyong panoorin yung buong biyahe namin na nakasakay dito, ipopost ko siya sa Facebook page ko. So please do follow and like my Facebook page para updated kayo dun sa mga ibang videos na hindi ko naisama sa mga vlogs ko. So thank you so much. Bye Tabunan. Until next time. Ayun yung sinasabi kong isa pang beach kapag tumawid. Tinatawag pala nila yung mini Tabunan.
end, halos umabot kami ng isang oras sa biyahe kapag motor sa dagat. And ayan, madilim na, halos ginabi na kami simula sa Tabunan Beach hanggang dito sa may poblasyon or dun sa may pantalan sa may bahay namin. And that's it for this video. I hope you enjoyed this. And if you do, please don't forget to like this video and share this to your Bantuanon friends. You're already here, so might as well subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa next vlog ko. Remember to keep the world full of sugar and spice and everything nice.